Okay, so ang ituturo ko sa inyo ngayon is kung paano kumuha ng Smart Infinity or kilala siya sa tawag na Smart Corpo SIM. So, yung Smart Infinity sa Smart Corpo is same, halos same lang ng benefits, which is unlimited din yung internet. Meron lang mga inclusion ng like yung mga Unlinet and Text Smart and Talk and Text with limited call din. So, as of now, 2020, pwede nang kumuha ng Smart Infinity Plan mismo sa Smart Business Center. So, ang kailangan mo lang gawin or ang kailangan mo lang ng mga requirements is two valid ID with credit card, mismong credit card mo dapat with at least 15K pataas yung credit card limit. Then ang una mo lang gagawin is well, for me kasi is tinry ko siya mag-apply sa 3 sa Smart store. So, kaya ako nakapag-apply is dahil meron ako existing Smart Corpo SIM, which is namamahalan ako dahil kinuha ko pa siya doon sa kakilala ko lang na nagbebenta ng Smart Corpo, which is ang monthly ko sa kanya is 2.8 per month. So, medyo mahal lang talaga siya. Ang maganda lang kasi dyan is no hassle. No hassle na ikaw mismo yung mag-avail, which is sila is meron na at i-deliver na lang sa inyo. Ah, so meron nga lang na cash out na I think 2.5 at 3K. Then depende sa kanila kung magkano yung monthly na ipapabill sa inyo. Yung iba 2.5, yung iba 2.8. Pero ang alam ko sa existing plan is 1.5 lang talaga yan. Then pinapatungan na lang ng mga nagbebenta ng mga Corpo SIM. So, yun. Kaya ako napakukuha ng Smart Infinity ngayon, which is pwede na siyang kuha sa Smart Business Store or mag-avail. So, ang monthly niya is mas mahal nga lang, unlike dun sa before. Kasi, kung natatandaan nyo, bago mag-end yung June, I think June 30, tapos July 1 na implement yung tatanggalin na nila yung murang plan ng Corpo, which is yung 1.5 lang per month. Then, yung ibang plan is may data allocated na. So, ngayon, meron pa rin namang unli, pero 3.5 nga lang siya, 3.5 per month. Pero ang kinagandahan nun, yung 3.5 monthly na yun, is meron ka ng free iPhone 11 or kung gusto mo yung free iPhone SE, sila lang yung dalawang device na free. So, mamimili ka lang doon kung anong gusto mong kuhain. So, para mga pag-apply, pinaka-safe is mag-print na kayo ng payslip doon pa lang sa bahay nyo. Mag-print na rin kayo ng SOWA ng credit card para lang just in case na maghanap sila ng mga documents ay meron na kayong maipapakita. Pero mostly, sabi ng iba is dalawang valid ID lang saka credit card, okay na yon. Pero sa case ko kasi, kanina, nagtry akong mag-apply is sinanapan pa ako ng payslip, then yung SOWA ng credit card. So, after nun, once na meron ka ng mga requirements na yon, is kukuhain lang nila yon, then mag-fill up ka lang dun sa form na ibibigay nila. Then, mamimili ka nung phone na gusto mo, kung iPhone 11 ba or iPhone SE. Then, after nun, is ipaprocess na nila yun. Then, alam ko sa ibang Smart Business Center is within the day lang. Pero yung iba kasi is pina-forward pa nila si Smart Infinity team. Then, sila yung mag-approve. Or, kung sakaling nag-apply ka ng weekend, possible na matawagan ka pa is by Monday, weekdays. So, yun. So, ganun lang yung pagkuha ng Smart Infinity plan with unlimited SIM. Ang ganagandahan lang neto is
At least yung SIM na gamit mo ngayon, Ali, is mismong sa pangalan mo na naka-register. So wala ka ng worry para mag-resim or mag-red tide yung SIM mo dahil under your name na. Kasi yung iba, yung mga Corpo SIM na yan is iba yung may ano nun, sa iba yung naka-account name. Then pwedeng ang gawin ng owner is i-resim tapos i-disconnect yung line or yung data. Kaya yung iba nag-red tide yung mga SIM nila. Kaya ganyan yung mga nangyayari sa mga bumibili ng Smart Corpo SIM. Ito, ang kinagandaan nito is mismong sa'yo na yung name, so hindi ka nakakabakaba na magre-red tide siya. Then, unli din siya. Yun nga lang, mas mahal nga lang siya, no? 3.5. Pero ang maganda naman dito is meron ka namang iPhone 11. Free na siya, no cash out. Punta ka lang doon. Kung saan na-approve, ibibigay yung phone. Then, ibibigay yung phone with Smart Infinity SIM. Then, yan. Mag-start na yung bayad mo ng 3.5 monthly. So, mas okay siya para sa akin dahil at least naka-under na yung Smart Infinity SIM sa name ko. So, yun, sa mga nagtatanong kung mabilis lang ba ma-approve, as per dun sa kausap ko kanina sa Smart is within 1 to 2 days lang naman yung process nun. Depende na lang talaga kung gaano kabilis ka ma-approve. Pero yun, so far yun lang naman yung ano niya, yung kung paano ka makakuha niyan. So before kasi pahirapan pa yan mag-avail, kailangan pa ng mga DTI business permit, yung mga DTI sa mga business permit, kailangan mo pa yan. Kaya yung iba sinasamantala, kaya binibenta nila yung mga Smart Corpo SIM nila kasi pahirapan niya kumuha. Pero ngayon, ang kailangan mo lang dalhin na requirements is 2 valid ID, credit card mo mismo, then yun lang. So, yun lang yung pinaka-requirements niya. Yan. So, yan, mapapansin mo ito sa screen. So, ito yung makakuha mo na iPhone once na nag-avail ka ng Smart Infinity SIM. So, yun lang naman, guys. Asunan ko lang kung paano siya or kung paano makakuha ng Smart Corpo SIM or Infinity SIM with unlimited data or non-stop surf. Ngayon lang guys, so until next time na lang ulit.